tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinaka-importante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay, at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama niyo gabi-gabi, Panggap Ruth Abaw Live, sa himpilang mas todong lakas, DWIZ, Panggap Ruth Abaw Live. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga te, mga kuya, mga mister, mga misis, mga best, mga beshi, mga pets? Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo saan mang lupalop kayo inaabot itong ating broadcast. Nagbibigay po kayo at bumabati po ang inyong host, Pangga Ruth Abaw, at kayo po ay nakikinig sa programang Pangga Ruth Abaw Live sa DWIZ 882 Manila at DWIZ Tagupan, Pangasinan. Ano po ang nilalaman nitong ating programa? Meron po tayong segment na kung tawagin ay Rated R, Usapang Mag-asawa, kung saan tumatalakay tayo ng mga masaselang topic na may kaugnayan sa sex, sa romansahan, at sa labi-labi ng mga mag-asawa. At ngayong gabi, ang itatanong ko po sa inyo ay tanong ng isa sa mga listeners natin kaugnay sa bakit ba nangangaliwa ang mga kalalakihan. Okay. Babasahin ko yung text message niya para maintindihan nyo kung bakit siya nagtatanong. Ano ang mga dahilan kung bakit niya itinatanong? Kung bakit nangangaliwa ang isang lalaki? Okay. So, ito po. Tapos, pwede na po kayo magbigay ng inyong mga opinion sa pamamagitan ng text. Sabi niya, Pangga, ako ay bihira ako na magustuhan. Tatagalugin ko na, English itong tanong niya, pero tatagalugin ko. Bihira ako na magustuhan ang mga local shows. Nagustuhan daw niya kasi yung local show na The Broken Marriage Vow. The Broken Marriage Vow. Okay. Ngayon, napaisip ako, ano ang dahilan kung bakit ang mga kalalakihan ay nangangaliwa? Okay? Ano daw ang dahilan kung bakit nangangaliwa ang mga kalalakihan? Or ano ang dahilan kung bakit naghahanap sila ng ibang babae kung na sila ay may asawa na at committed na sa isang babae? Parang may sigaw, Miss Rufy, ikaw ba ay patay-patay ba sa karanasan ito? Malalim bang pinaghuhugutan mo? O ito po ba ay libog lang ng katawan, init lamang ng katawan, or mga hormones nila, or kung ano man ang meron sa kanilang mga katawan. Hindi naman siguro pwedeng sabihin na dahil yung ibang babae ay mas maganda at mas sexy. Kasi minsan, ang mga asawa ay mas magaganda pa. So ano ang tunay na kahulugan? Sana mabigyan mo ng linaw ang problemang ito. Okay? Sabi niya, at kung iisipin din, pwede bang magmahal ng dalawang babae ng pinagsabay ang isang lalaki? Baka pwede mong tanungin yung mga male listeners natin, kaya ni June Martinez, ni Marlon ng Gapan City, at Mr. Ed na psychologist. Okay. Higit pa sa mababaw na sagot na parang makatikim ng ibang putahe, ano ang meron sa isang lalaki na naghahanap siya ng ibang babae paliban sa excitement at ang pangangailangan na makatikim ng iba pang laman? Kumpara doon, makatikim ng ibang laman kesa doon sa kanyang babaeng pinakasalan. Meron bang something sa katawan ng isang lalaki na nagagawa niyang magkasala? Okay. Ito ba ay senyales ng pagiging macho o nahihirapan siyang pigilan ang kanyang kaelyahan sa katawan?
Idadagdag ko pa na merong mga asawang lalaki na gusto nila, kumbaga sa wikang Ingles, would like to have their cake and eat it too. Meaning, have it both ways, the wife and the karida. Yung bang hindi magkasya sa isa na meron silang asawa sa bahay at meron silang ibang babae na gumagawa sila ng mga extra-extra pa. Ito po ba ay dahil sa init ng katawan, pagiging macho, o talagang swapang lang sila? Huwag na tayong magbiru pa, okay? O biruin natin, gawin nating biro, itong kasalanan ito. Miss Rufy, bitter na bitter ka? May pinagdadaanan ka ba? Ayan, okay. Kasi ang mga babae ay pwedeng magwala. Naalala po ba ninyo yung nangyari sa Estados Unidos na pinutulan niya ang husband niya ng kanyang barangay chairman nang hindi na niya matiis. So, let us try to keep our family intact by being faithful to the one we have sworn to be without through to be with through thick and thin. Ayan, okay. So, yan. Yan po ang malalim na tanong. Mukhang may pinagdadaanan si Miss Rufy. Malalim na tanong ni Miss Rufy kaugnay sa bakit daw ang mga lalaki ay nangangaliwa pa. Okay. So, kayong mga lalaki, sagutin po ninyo itong tanong na ito. Okay. Ito ba ay dala ng inyong pagiging macho? Meron kayong na o sa init ng inyong katawan na hindi nyo mapigilan? Ano ba nangyayari sa inyong mga katawan at bakit naghahanap kayo ng ibang babae? Okay. Pwede po kayong mag-text, lalong-lalo na si June Martinez, okay, yung mga kalalakihan natin, si June Martinez, si Marlon ng Gapan City, at si Mr. Ed Garcia, yung ating psychologist. Ayan, okay. Para, sagutin po ninyo yan. Pwede po kayong mag-text sa ating hotline, 0916-1608-168. Again, ang hotline number ko po ay 0916-1608-168. Pero, ang pinaka-importante impormasyon na nais po natin ibahagi sa inyo ay impormasyon kung paano kami makakatulong sa inyong kalusugan sa pamamagitan ng KREBC. Ang spelling po ng KREBC, K-R-E-B-B-C. B as in baboy. K-R-E-B-B-C. B as in baboy. K-R-E-B-B-C. B as in baboy. Ito po ay mabibili sa Mercury Drugstores Nationwide. Again, ang KREBC po ay mabibili sa Mercury Drugstores Nationwide, sa iba pang mga drugstore chains, sa aming mga authorized distributors, sa Pancrest Wellness Facebook page, at sa mga hotline numbers na 5 times kong binibigay habang tayo po ay nagpo-programa. Ilang mga paalala lamang po. Kung gusto po ninyong makakuha ng discount, alam ko merong ongoing promo ngayon na pwede kahit hindi po kayo PWD, kahit hindi kayo senior citizen, pwede na kayong makakuha ng 20% discount. So itanong nyo na lamang po sa ating mga hotline numbers. At itanong nyo rin po kung paano kayo makakakuha ng free shipping. Okay? Meron po tayong free shipping promo. So itanong po ninyo sa mga hotline numbers kung paano po kayo makakakuha ng free shipping promo. Isa pa po, isang paalala. Wala po kaming pa-promo kung saan mananalo kayo ng relo. Meron po kasing mga nagte-text sa atin na sinasabi na nanalo daw sila, mga KREBC users, nanalo sila ng isang relo pero magbibigay sila ng 390 pesos, okay? 395 yata yon para sa shipping. So wag po kayong maniniwala dyan. Unang-una, wala po tayong papromo ganyan. Pangalawa, ang totoo pong promo, hindi nyo na kailangan magbigay ng pera, ng kapalit. Kasi scam po yan, scam po yan. Kaya wag po kayong maniniwala dyan, okay? Ano ang benefits ng KREBC Pangga? Ano ang dahilan kung bakit kailangan natin mag-take ng KREBC? Narito po ang mga benepisyo na batay sa mga patotoo at testimonya ng ating mga gumagamit ng KREBC. Hindi po namin gawa-gawa ito. Ito po ay patotoo ng mga users. Nariyan yung number one, maging normal po ang blood pressure, bumaba ang sugar, bumaba ang cholesterol, bumaba ang uric acid, pati ang creatinine,
Kaya marami po tayong users na bawasan ang ginagastos nila sa maintenance meds. At kapag sila po ay nagpa-lab test, normal na po yung mga lab test nila. Sa BP po, marami tayong mga users, kahit umiinom sila ng maintenance meds, up and down pa rin po ang kanilang BP. Pero nang sila daw po ay uminom ng Krebsy, naging normal ang kanilang mga BP at hindi na sila umiinom ngayon ng maintenance meds. Number two, nawawala po ang vaginal dryness. Para sa ating mga menopausal women, na kapag kayo po ay nag-menopause na, nagtutuyo na ang inyong mga puwerta, pwes kapag kayo po ay nag-Krebsy, magbabasa po muli ang inyong puwerta at magbubuhayan ang inyong katawang lupa para aktibo na naman kayo sa labing-labing sa inyong mga mag-asawa. Number three, nawawala ang mga rayuma, gout, arthritis, yung pamamanhid ng mga tuhod, yung mga nagtutusok-tusok na paa, namamanhid, hindi maitapak, hindi mailakad, hindi mai-close open ang mga kamay, sumasakit ang mga bewang, ang mga balakang, hindi maiyakap ang kanilang mga braso, matutulungan po kayo ng creds dyan. Number four, nakatutulong na umayos ang sex life ng mag-asawa dahil para sa mga kalalakihan natin na nananamlay na ang mga manoy, matutulungan kayo na manumbalik ang gana, ang tikas ng inyong mga manoy, ang inyong mga barangay chairman. Number five, nagkakaroon ng maraming energy at hindi madaling mapagod. Number six, gumaganda ang tulog. Hindi na po kagaya ng ilang mga senior citizens natin na parang tulog manok po kapag sila ay tumatanda na. Kapag kayo po ay nag-Krebsy, meron po tayong mga users 6, 7, 8, minsan 11 hours pa ang tulog dahil sa Krebsy. Number 7, ang isang dahilan kung bakit gumaganda din ang tulog, hindi na po ihi ng ihi. Hindi yung kagaya dati na ang mga senior citizens natin 5 to 6 times umihi sa magdamag. Kapag kayo po ay naka-Krebsy, isa hanggang dalawang beses na lamang po ang pag-ihi ninyo. At kapag kayo po ay umihi, mabilis kayong makakabalik agad sa tulog. Number 8, madali kayong gumaling sa inyong mga sakit. Pero number 9, lalakas po ang inyong resistensya sa mga sakit. Kagaya nito, meron pa po tayong COVID-19, may coronavirus pa tayo, may Delta, Micron tayo, na pinaghalong Delta at Omicron variant. Makakatulong po ang Krebsy sa pagpapalakas ng immune system maliban sa pagbibigay ng napakarami pa pong ibang benefits. Number 10, bumabata ang itsura, gumaganda, gumagwapo, gumaganda ang mga kutis. Number 11, nababawasan ang asthma, ulcer, acid reflux, vertigo, mga pagkahilo at mga migraine attacks. Number 12, nagiging irregular ang mga menstruation. Number 13, nawawala ang constipation. Nagiging irregular na po ang pagdumi ng ating mga users ng Krebsy. At number 14, nawawala ang mga almoranas, lulumiliit ang mga bukol, pati mga varicose veins. Ilan lamang po yan sa napakaraming mga benefits na pwede niyong makuha sa pag-inom ng iisang food supplement, ito po ay ang Krebsy. But don't take my word for it. Huwag niyo lamang pong paniwalaan yung sinasabi ko. Pakinggan po ninyo yung mga testimonya ng ating mga users para malaman po ninyo mula sa sarili nilang mga bibig ang mga benefits na nakuha ng kanilang katawan at ng kalusugan sa pag-inom ng Krebsy. And of course, narito po ang mga hotline numbers ng Krebsy para sa inyong katanungan, para sa inyong mga orders na may mga discounts, at para sa inyong mga free shipping promo vouchers. Narito po. Fanga Ruth Aba Live. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Bebet, hi, good evening! Ito po, Panda. Ayun, babae pala. Ayan, si Ma'am Bebet. Ilang taon na po si Ma'am Bebet at taga saan? 64 po, Tarikisong City. Alam mo, 4 years ka. 4 years na daw po kayo nagtitake ng Krebsy. Bakit ngayon ka na nagparamdam?
po. Ano po ang dahilan kung bakit naisip po ninyo na mag-take ng Cremsy? Dati po, pag ano, yung kamay ko, ano, na namamanhid. Okay. May tusok-tusok. Oo. Tapos hindi nga ako makatulat. Ay, talaga? Gano'n na po ninyo, bago kayo uminom ng Cremsy, gano'n na po ninyo katagal nararanasan yung hindi kayo makasulat na tusok-tusok? Katagal na pagda. Ah, talaga? Mga ilang taon po kayo na naalala po ba ninyo kung at what age nyo umpisang naranasan yon? Hindi na maalala kung kasi taon na yun, basta matagal na. Matagal na, okay. So, yun ang dahilan kung bakit naisip po ninyo na mag-take ng Cremsy. Opo. Okay. So, ano pa po yung, so nung pagka-take ninyo ng Cremsy, ilang capsules po bago nawala po ba yung pagkatusok-tusok sa kamay ninyo? Nawala na po. Tapos yung ruin sa mga daliri po, apo, may cyst na, ay? Nawala na rin, na bula na rin. Sandali, paano po ninyo nalaman na may cyst po doon, Ma'am Bebet? Hindi, bumubukol na yung tagal na rin, ano, yung nasa kamay ko na tumutubo, makikita eh. Sa sandali po, ibig sabihin kung saan yung joint niya, di ba? Kung saan, ruin. Ah, talaga, doon, ano, lahat ng... Malapit sa ano, tam. Okay, okay. So, doon meron kang cyst, may bumubukol po doon. Po. Matagal na din po yun, Ma'am Bebet. Tagal na, ma'am. Ah, talaga? Hindi nyo po nyo, hindi pinatingin sa doktor? Pinatingin, sabi ko, pinahan, natatakot ako ng operasyon. Okay. Ah, so tatanggalin daw. Ano po daw ang dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng bukol doon, ng cyst? Wala naman sinasabi. Basta, sabi, pinahan na lang daw. Basta operan para matanggal, ganyan, okay. Po. So, ayaw ninyo kasi takot kayo magpa-opera. Po. Okay. So, pero nung nag-Cremsy kayo, inaasahan po ba ninyo na mawawala yung bukol o nagulat na lang kayo na nawala na lang yung bukol? Nagulat na po, nakasali na lang sa, may arthritis na rin po, kasali yung bukol. Okay. Oo, nawala yung bukol nyo. Tapos ano, maglakad na ako pangga. Okay. Parang matiklod na ako. Ano po yun? Ang ibig sabihin ng pangga? Yung parang madadapa pag ano, bigla. Pag naglalakad kayo, para kayong madadapa. Bigla lang na madapa. Bakit? Dahil nangihina kayo? Parang ganyan? Parang ganon. Oh my goodness. Matagal nyo na rin naramdaman yun. Yung parang hindi kayo makalakad ng gusto. Matagal na rin. Oh. Matagal na rin. So, kami lang kong ininom ng gamot. Wala naman. Wala lang ipik. Ah, so nagpatingin nga kayo sa doktor. Nire-resetahan kayo ng gamot. Pero hindi nawawala. Saka na po. Oo. Gano kayo katagal umiinom ng mga gamot na yan na nireseta ng doktor? Matagal na rin. Ilang taon na yung ano, tatlo pa naman yung gamot yung ininom. Magkano po ang ginagastos nyo sa mga gamot na yan? Po, iba-iba eh. May 40, may 80. What? May 10. Upo, pangga. 40 pesos at 80 pesos? Ano po yun? Araw-araw nyo po bang iniinom? Araw-araw. Kasi may high blood na rin ako. May high blood ako. Okay. Kasi itong arthritis. So, ibig sabihin, Ma'am Bebet, for many years, umiinom kayo ng worth 40 pesos at 80 pesos pagkatapos hindi naman po gumagaling. Opo, pangga. Naku, ang sakit sa bulsa, no? Pasalamat na ako ngayon na ano, na nagkuhan po yung credit kasi nakaipon-ipon na rin ako ng konting ano, nakasave na rin ako. Okay, Tingnan. Oo, kasi malaking bagay yun, di ba? Biro mo po. Malaking bagay talaga, pangga. 120 pesos a day ang ginagastos mo. Utang na loob. Ang bagay yung mga anak ko. Para makakaroon lang ako ng bintinan. Oo. At saka, yun nga kasi, Ma'am Bebet, diba? Okay lang kung mahal ang gamot kung gumagana. Talaga, upo. Diba? Nagdasal nga po na sana may dati ang panahon na lahat ang sakit ko isa lang. Oo. Kasi minsan, ano, makalimutan ko rin ng iba ng bili. Kaya yun, tapos minsan nawala yung resita. Sandali. Kasi ibig niya sabihin, yung mga iniinom yung gamot, iba-iba para sa iba't ibang karamdaman. Iba, pangga, iba-iba. Naku, okay. Kaya nga, nagdasal nga po sana dati ang panahon isa na lang. Oo. Para sa lahat. Kasi pambihira lang ang nangyaring ganyan eh. Discover ko. So, Ma'am Bebet, mga ilang araw po o ilang capsules ang nainom ninyo na umpisang nawawala yung arthritis po ninyo? Dati dalawa sa ano, gabi, bago ko matulog, tapos pagising ko, dalawa. Tapos okay. Dalawa din sa ano. Sa tanghali. So maximum dosage kayo, 2 capsules sa umaga, sa tanghali at sa gabi. Upo, pangga. Galing na ko, ano ko na lang, dalawa sa gabi, dalawa din sa... Dalawa sa umaga. Ang laking tipid para sa inyo, sabi. Ano na ako, nakasave. At saka ang pinaka-importante, Ma'am Bebet,
at least gumaling kayo. Ibig sabihin maayos talaga na ngayon, no? Talaga, oo. Tapos pag may kaibigan ako, mahihiram ng pila kasi nakasave na nga ako. Mahihiram din sila, katulong na rin ako. Eh sandali, yung pinapahiram yung pera, bumabalik naman yung pera sa inyo. Yan na nga, binalik naman din. Ah, binalik naman. Akala ko, hiniram tapos baliwala na eh. Ayaw na. Binalik naman sila. Oo. Tapos yung high blood po ninyo, kumusta na lang yung high blood nyo? Yan na nga, ano na, yung normal na rin. Dati umabot ang 200. Ay, grabe! Ang taas! Sandali, Ma'am Bebet, ibig mo sabihin, kahit ikaw ay umiinom na ng maintenance para sa blood pressure, hindi bumababa? Hindi nga. Pagka, hindi ko alam kung bakit. Grabe. Buti hindi ka tumutumba. Pero may blood pressure mo 200? Nasa bahay na lang ako. Hindi ko nag-dakan. Ah, so anong ginagawa mo dati nung hindi ka magaling? Ano, nasa bahay ka lang? Nakaupo ka lang? Bahay na lang ako. Kasi matumba ako. Humawak na ako sa lamisa. Wala na akong lambot. So ibig sabihin dati, pag mataas ang BP mo, hindi ka makatayo kasi nahihilo ka? Upo, bangga. Ay, grabe. Ganun pala yun, ano? Ganun pala yung pakiramdam. So ngayon, ano na? Kumusta? Nakakalakwatsa ka na ba? Wala na. Ako na unutusan nila ng hatid. Sundo sa ako nga ako. Wow! Talaga? Saan ba? Nag-aaral? Malapit lang naman. O baka naman kilometro-kilometro yung lalakad mo, Ma'am Bebet. Hindi daw ako. Kayang-kaya ko na. Tapos meron ka din daw yung frozen shoulder. Ano naman yung frozen shoulder? Yung frozen shoulder ko rin ako. Yun lang ang 80 pesos yung frozen shoulder ko. Okay. Kaya wala na rin. So, yung 80 pesos na iniinom mo para sa frozen shoulder, tapos hindi nawawala? Hindi. Nako. So, ngayon, yung frozen shoulder mawala. Wala na. Oo. Tapos wala na po yung active na po. Active ka na ngayon. Oo. Alam mo, Ma'am Bebet, yung pang pinaka maganda kasi biruin mo, lalong-lalo na pag nagkakaedad, mas importante sa atin yung very active pa rin tayo eh, di ba? Mas lalo ka magkakasakit kapag nasa bahay ka lang at nakaupo eh. Sabi nga yung mga kaibigan ko, ay sana pag yung mga bata, pag tanda ko, ganyan ako sa iyo. Oo. Kasi active ka na ngayon uli. Upo, maano na. Oo, hindi ka gaya nun, palagi ka lang nakaupo sa bahay. Alagayan sa hindi na mautisan. Ang hirap nun, ano, yung hindi ka makagalaw. Ano pang pahirap? Oo, ang hirap nun. Tapos, kumusta ang tulog nyo? Nakatulong ba ang Krebsi sa tulog nyo? Umayos na yung tulog ko. Oo, dati po ba, anong tulog ninyo? Ano po, minsan isang linggo hindi ko makatulog. Nakotang na, isang linggo, hindi ka nakakatulog? Oo. Yung ano, may linggo hindi ko makatulog. Tapos, sandali lang yung ano, yung mga araw, makatulog man. Oo. Sandali lang. Parang tulog manok, ano? Parang ganon? Oo. Eh ngayon po, kumusta na tulog ninyo? Maayos na po. Oo. Anong oras kayo nakakatulog? Naabutan mo pa ba programa ko? Hindi na po. Hindi na nga. Malapit na hindi maabutan. Ganito na lang, Ma'am Bebet. Pakinggan mo na lang ako dun sa Saturday and Sunday ko. Mas maaga yun, alas 7 ng gabi yun eh. Maaga? Oo. Kasi marami ako mga listeners na kagaya mo. Yung nakakatulugan na nila itong programa ko, dun na sila nakikinig kasi mas maaga, 7 to 8 na ng gabi yun eh. Yun na nga? Oo, yun na pala. So, ano oras ka na ngayon usually nakakatulog? Hindi kung ano, yung wala kong ginagawa, maaga, pag ano naman. Oo. Tapos anong oras po gising niyo sa umaga na? Mga alas 7, ganun. Wow! Ang haba ng tulog ninyo! Grabe! Mahaba na ngayon. So, tapos mahaba, tapos dire-diretso. Opo. Ah, ang ganda na pala, no? Ayan, ako po. Maganda pala. Ayan, okay. So, Ma'am Bebet, ano po ang masasabi nyo dun sa mga nakikinig sa atin? Nakagaya nyo, biro ninyo, kung magkanong mga ginastos ninyo na wala namang nangyayari sa katawan ninyo. Ano po ang may bibigay nyo advice sa kanila? Sino mang nagpakinig sa programa nito, subukan ninyo, bali 21 days, yung dalawang kapsul sa umaga at dalawang kapsul sa pag matulog. Sa tangali din, dalawa. Ayun, oo. Pero ngayon po, magaling na kayo, paano na lang po ang pag-inom niyo ulit? Ano na lang, dalawa sa gabi, dalawa sa umaga. Ayun, oo. At ang bumibili ngayon ng Krebsi niya, yung mga anak ninyo? Oo, dami ng mga pamilya po, kapitbahay, mga kaibigan. Oo.
Dati nag-ano pa ako kung pila sa ano, yung missionary, nagbintay ng mga gamot. Hindi na po pumipila. Hindi niya na kailangan eh, no? Hindi na kailangan. At saka nakakapagpangutang ka na, nakakatulong ka sa ibang tao na kailangan ng cash kasi meron ka na sa save. Ayun. Sige. Ma'am Bebet, maraming salamat sa'yo. Salamat din. Okay, bye-bye. Good night. Bye-bye. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Bangga, Ruth Abao. Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Alright, balik na po tayo mga tema, mga kuya, mga mister, mga bisis, mga best. Pati lang natin si Pastor A. Burile Sr. na nakikinig ngayon. Kasama niya si Sister Feli Burile. Happy listening po, Pastor A. Burile Sr. at si Sister Feli. Okay, eto na. So, Pastor, ikaw ay mag-share din ng iyong opinion. Bakit ang mga lalaki daw ay nangangaliwa pa rin kahit minsan naman mas maganda yung kanilang mga asawa at mas sexy pero nangangaliwa pa rin? Ano daw ang dahilan? Ito ba ay dahil sa init, sa libog, sabihin na natin, sa libog ng kanilang mga katawan? O ano, sa hormones ba ito? O sa pangangatawan ng mga lalaki, ano ang dahilan kung bakit nangangaliwa pa rin sila? So i-text po ninyo ha ang inyong mga opinion sa 0916-1608-168. Tapos meron pa sinasabi si Ms. Rufy na yung minsan, kumbaga committed na sila dito sa, parang minsan ganito, meron silang gusto nila sabay. Meron silang asawa sa bahay na naghihintay, tapos meron pa silang extracurricular activities. Meron silang mga kabit. Yan, okay. So, yun. Ano po ang dahilan sa palagay ninyo kung bakit nangangaliwa ang mga lalaki? Pwede po kayo mag-text sa aking hotline, 0916-1608-168. Again, 0916-1608-168. Ito na yung mga text messages natin. Pangga, maaring kumaliwa ang isang lalaki kung sobrang nagger ang babae at lumalabas ang ugaling hindi maganda o maaring burara ang babae at di siya marunong ng proper hygiene. Yan. Okay. O sige. So yun daw, kung nagger daw ang isang babae, lumalabas ang ugaling hindi maganda o burara ang babae at hindi malinis sa paligid o sa kanyang katawan. Aha. Okay. Kasabihan. Masarap daw ang nakaw na pag-ibig. Yun ang gusto naming mga lalaki. From Vic ng San Leonardo, Nueva Ecija. So, ibig sabihin, kung kaya para bang ganito? Kasi bawal yun. Bawal na pag-ibig yun, di ba? Bawal yung relasyon na yun. Kaya hindi rin niya iiwan ang asawa niya para sa ibang mga lalaki. Hindi niya iiwan yung asawa niya. Kasi kapag iniwan niya yung asawa niya at naging sila na nung kabit, di parang hindi na rin nakaw yun. So parang mawawala na rin siya ng gana. Kasi ang katwiran ni Vic ng San Leonardo ng Maisiha, masarap daw ang nakaw na pag-ibig. Yun daw ang gusto ng mga lalaki. Sabi ni June Martinez, okay, Ma'am, Ma'am, tungkol po sa tanong na bakit nagagawa ng ibang mga lalaki na humanap pa ng ibang karelasyon, gayong maganda at sexy naman ang kanilang asawa. May mga dahilan po na dapat isaalang-alang tungkol sa ganitong sitwasyon. Sa akin pong pananaw, may mag-aasawa na
hindi po nila makita o madama ang mga katangiang hinahanap nila sa kanilang asawa. Ang kawalan ng oras at panahon sa kanilang pagsasama, dapat po maglaan ng sapat na oras ang mag-asawa sa isa't isa upang hindi maghanap ng iba si Mr. at si Mrs. Dapat na magkaroon po ng pagpapahalaga ang mag-asawa sa mga bagay, gawain, interes, adhikain at iba pa. Kailangan po na mag-asawa ang lubos at ganap na pangunawa. Kung ano man po ang mga maliliit na nagawang kamalian sa loob ng tahanan, dapat po unawain at matutong tanggapin ang pagkakamali ng bawat isa. Huwag nang magsisihan kung sino ka sa kanila ang tama o mali. Pag-usapan ng maayos ang anong mang bagay na di naunawaan upang hindi humantong sa pagtatalo. Dapat po sa mag-asawa matutong purihin ang kanilang asawa sa mga bagay na ginagawa. Maganda to. Dapat po sa mag-asawa matutong purihin ang kanilang asawa sa mga bagay na ginawa. Halimbawa, sabihin sa asawa, "Wow, ang bango ng laban ng love ko. Wow naman, sarap talagang magluto ng sweetheart ko. At sabay ng pagpuri ang mahigpit na yakap sa inyong love. Sana all." Maari rin pong dahilan ang pagiging selosa or seloso ng mag-asawa. Kahit maganda at sexy si Mrs. o guwapito at macho si Mr., nagagawa pang humanap ng iba dahil po sa pagsiselos at maling akala ng mag-asawa. At para po sa lahat, nais kong ikintang sa isipan ng bawat magsing-irog na ang kagandahan ay sa panlabas lamang at lumilipas. Subalit ang tunay at di kailanman magmamaliw na kagandahan ay nasa ating puso. Talakip ang tunay at wagas na pag-ibig sa ating minamahal. Isang mapagmahal na gabi po sa ating lahat. Pakilayan up ng song. Dahil sa'yo, ay nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, hanggang mamatay. Dapat pong tantuin, wala nang ibang hilim. Puso ko'y tanungin, ikaw at ikaw rin. Ayan, okay na ako na. Okay na yan. Okay na, June Martinez, ha? Hoy, Fred Balamala, bakit ikaw tahimik ka? Bakit wala kang payo? Usually, palagi kang may payo. Bakit ngayon wala kang payo? Siguro ikaw, nakakaliwa ka, no? O sige na, magbigay ka ng opinion kung bakit ganon. Ayan, okay. Sabi dito, sabi ni Pastor Ray Gurile, dapat po, ma, mawala na po ang mga makamundong makalaman. Malapit na po dumating ang Panginoon. Magbago na po at lumapit sa Panginoon. Kitang-kita na po ang mga babala. Mula sa Mateo, Librong Mateo, Kapitulo 24, Versikulo 6, mga kapatid. Ayan, sabi ni Pastor Ray Burina Sr. Nakikinig sa atin si Ma'am Amelita Animos Camposano. Ma'am Amelita Animos Camposano. Okay. Si Edgar Garcia. Okay, ito, mahaba pa ito. Miss Rufy, makinig kang mabuti. Ang haba nito. Okay. Sabi niya, sandali. Good evening, Pangga. Si Edgar po ito. Yes po, Sir Edgar, nakasave na po yung number niyo sa akin. Yung mga usual texters natin, nakasave na po yan. Marla ng Gapan City, na nasaan ka na? O sumagot ka na? Okay. Good evening, Pangga. Si Edgar po ito. Sa tanong na bakit ang mga lalaking may asawa or nobya ay kumukuha pa ng iba, dahil daw ba sa mas sexy, mas maganda o nakakasawa na? Pwedeng oo, pero that is not always the case. E di sana lahat ng kalaguyo e sexy at maganda. Pwede na rin namang magsawa sa kabit, diba? E bakit yung iba may pangatlo at pang-apat pa? Kasi nga hindi naman yun ang dahilan. Nasasabi na lang natin yun dahil sa yun ang pinaka-convenient na sagot at pinaka-logical na rason na madaling tanggapin para maunawaan ang problema. Ang tawag dyan, rationalization o pagdadahilan na lang. Isa yung uri ng defense mechanism na natural sa atin. Built in yan para proteksyonan tayo from emotional pains at para mas madaling tanggapin ang problema. Halimbawa, may gusto kang bilhin na damit pero wala kang pera. Sasabihin mo na lang sa sarili mo na hindi naman bagay sa akin yan, saka pangit naman ang kulay. Ganun din yan sa relasyon, di ba? Sa tanong na bakit gusto pa ng lalaki ng iba kahit committed na, eto naman ang opinion ko dyan. Ang lalaki at babae by nature sadyang ginawa na magkaiba. Hindi na kailangan i-elaborate yan. At ang lalaki ang nature by nature ginawang polygamous
ano ang prueba? Kinilala at tinanggap na yan ng mga sinaunang tao. Sina Abraham, David at Solomon, hindi lamang iisa ang naging asawa at hindi yung issue noon. Kaso sa paglipas ng panahon ay nag-iba na ang quote-unquote norm at belief system o paniniwala na naituro sa atin at naging standard na. Ngayon dito sa atin na mayorya ay Katoliko at Kristiyano, hindi natanggap ang may iba ka pang asawa. Diyan mo makikita ngayon ang problema. Kasi nga, nagbago man ang paniniwala natin o yung belief system ng tao, hindi naman nagbago yung human nature niya. Maraming lalaki ang nakakapagtigil naman sa sarili dahil nga sa naging tradisyon na. Impluwensya na rin ng reliyon, upbringing at kung ano-ano pa na natutuhan na. Pero ang punto ko, sabi ni Sir Edgar Garcia, naroon pa rin yung tendency na maging polygamous ang mga lalaki. Polygamous ibig sabihin maraming mga partners, maraming mga asawa. Ang mga lalaki ayon sa pagkakagawa sa kanya. Kahit niya committed na, basta mabigyan ng pagkakataon at sitwasyon na paborable sa kanya na may makatabing babae at sila lamang dalawa na kung sunada pa man din niya, kahit na santo pa yan, sabi nga o ano, alam na, di ba? Idagdag ko din lang na may ibang relihiyon at kultura hanggang ngayon natanggap pa rin ang polygamy. Wala yung issue sa kanila at hindi tayo naguhusga. Sa mga Muslim, ayan. Pero karamihan sa kanila ay mas gusto na isa din ng asawa. Sakit din kaya sa ulo ang mga babae? Liban sa magastos pa. Kaya depende na rin sa lalaki yon. Ang pinupunto ko dito ay parating naroon sa mga lalaki ang tendency na maging polygamous o maraming babae sila dahil human nature niya siya. Kumbaga parang robot na nakaprogram na. Sa madaling sabi, ang babae ay natural na lang sa mga lalaki. Ang iba ay likas na mabait kaya nakakapagpigil pa. Siguro naman ang iba ay takot lang sa asawa. Sa isang banda, ang pagiging polygamous o yung maraming babae na naturalesa o nature ng mga lalaki ay maikukonsidera na kahinaan din. Kahinaan rin yun na maituturing. Human nature natin ang pagiging marupok, mapababae o mapalalaki. We are not made perfect. Pwedeng-pwedeng magmahal ng dalawa. Wala yung kinalaman sa pagiging macho o nagsasawa lang. Nature nga kasi. Hirap din lang pigilan. Wala namang kinalaman ang love dyan. Dahilan na lang yun. Tama, oo. Ang payo ko naman, kasi ako hindi ako naniniwala na you can love two people at the same time. Hindi. Mahal mo yung isa hindi mo na mahal. Ganun lang yun. May mga dahilan kung bakit hindi mo maiwan ang isa. Pero hindi nangangahulugan na mahal mo pareho. Para sa akin lang yun. Ang payo ko naman sa mga misis, huwag maging selfish. I-share si Mr. Hi, Edgar Garcia, bakit ganito ang advice mo? I-share si Mr. Sabihin sa kabit, sa'yo na. Ayan, yung pala yun. Pinagsawaan ko na yan. Basta ibalik mo lang at maglalaba pa yan. At sana pangga, next time ay may mga magtanong din kung bakit naman may mga babae may asawa na pero nagagawang pumatol pa rin sa iba. Interesting din. Sabihin pang hindi naman para nature ng mga babae ang pagiging polygamous, di ba? Oo nga naman. Pero pwede nating sabihin sa babae kasi mas may excuse o mas may dahilan, emotional needs, kung bakit nagagawa ng babae ang mga liwa sa lalaki. Kumbaga, hindi yung para bang pag nakakita ng isang lalaking gwapo na lumapit sa isang babae, makikipagrelasyon na siya o makikipag one-night stand na siya. Hindi ko alam kung nangyayari yun o bihirang mangyari, pero hindi po nangyayari yun. Karamihan sa babae, kapag siya ay nangaliwa, merong mga pangangailangan na hindi natutugunan sa kanyang relasyon. Hindi kagaya ng mga lalaki, sabi mo nga Edgar, dahil by nature, polygamous kayo. So kapag may lumapit na babae, ayun na, susunggaban na. Ayan. Basta kung bangga, krebsi na. Pag dumating yung tukso, sunggab na lang. Pagulpi na lang ako kay Mrs. Edgar Pulito. So, pag may dumating na lalaki, sabi ni Edgar Garcia, susunggaban niya.
pag-Google na lang siya kay Mrs. niya, si Edgar Pulido. Okay. Sabi naman dito, masarap kasi yung paiba-iba. Nakakasawa kasi pag permanente, kailangan iba naman para masarap. Ayan. Nakakasawa daw pag permanente, kailangan iba naman para masarap. Okay, sige. Sandali lang ha. Tingnan ko lang kung meron pang iba na nag-text dito. Okay. Sa broken marriage vow kasi, parang ipinapahiwatig na character ni Judy Santa Maria ay isang perfectionist ito. Marahil ang dahilan kung bakit nangaliwa si Mister. Pero parang ang babaw, no? Kaya ang kasabihan ng matatanda, ang pag-asawa, hindi ka nang isusubo. Iluluwa kapag napasok. Kaya dapat pag-isipang mabuti ang pag-asawa kasi you're in for the long haul. Your faithfulness to God and spouse must pass the test of time. So we must learn to control our desires. Ah! Yes! Hugot yan from personal experience, sabi ni Miss Rupi. And as far as I know, the reason why the lead character in The Broken Vow is so effective in portraying the role is parang naranasan din niya ang ganitong sitwasyon. She is a great study in underacting because very subdued ang kanyang characterization, pero naging baliw ako pag nanonood kasi I talk back to the TV. Kapag intense ang scene, you can feel the depth and pain inflicted by a two-timer husband who in the last episode wants to make love to his wife but does not promise to leave his querida. Ayan. Okay, sige. So ito, sandali. Pa-shoutout lang si Ronel Sacromenil. Pa-shoutout from Laic, Cavite. Ang lakas po ng ilang ulan dito. Listening now to DWIZ 882 Manila. At kay Ginoong Ganilo, Eusebio, good evening po mga Pangarus. Apo, God bless po. Nakabuti sa akin ng Krebsy. Ganun din si Miss Linlin Araneta. Good evening po, Ma'am Linlin Araneta. Okay, pag-aaralin na po muna natin ay isa pa nating testimonial ng user ng Krebsy kung paano po ang isang diabetic patient ay natulungan ng Krebsy. Okay? So ito po, ang testimony ni Tita Jojo Castro. At ang mga hotline numbers ng Krebsy para sa inyong katanungan, para sa inyong mga orders na may mga discount, at para sa inyong mga free shipping promo vouchers. Narito po. Bangga Ruth Abao live. Magandang umaga po. Ako po si Marilyn Castro po. Jojo po kong tawagin ng mga kaibigan ko. Taga Quezon City. Po nasa tahanan lang po ako sapagkat po ako po ang kanilang pong lola. Nagbabantay po ako ng apat na bata. Naglalaba po ako. Naglilinis. In short po, pambahay talagang ina. Lola po pala. April 17 po ako nagsimulang uminom ng Krebsy. Dahil po sabi po ng amin pong nagsabi po sa akin si Bong Palma, maganda raw po, subukan ko. So nung sinubukan ko po yon, una tatlo lang po kasi takot po akong uminom ng mga herbal eh. Dahil po sa pag-inom po ng herbal, nagkaroon na po ako ng ano na may allergy. So pag-inom ko po ng tatlo, pagkatapos po ng tatlo, naramdaman ko nakakatulog na ako ng ayos. Hindi na po ako natutulog ng alas 3 na madaling araw, alauna, alas 2. Tapos na nakahiga na po ako, mamaya po nakatulog na po ako. Itong aking mga kamay, napansin ko na rin po na nakakapagsara na ng pusa. Hindi na po siya masakit, pwede na po mag-close open. Pagkatapos po, pag po ako naglalaba, hindi na po ako pagal na parang akala mo. Dahil po ang nilalabang ko talaga, dalawang sako, tatlong sako. Dahil po sa mga apo ko yan, anak, ako po naglalaba. Pagkatapos mo daw, nagagalit na po ang asawa ko dahil tigilan ko na raw po dahil para po akong lantang gulay. Pero ewan ko po ngayon parang iba, parang sabi nga ng asawa ko, hyper ako. Hindi raw po ako napapagod. Parang akong walang nararamdaman, yung aking pundibdib na tumakabog-kabog. Wala na rin po yun. Pag umaakyat po ako ng overpass, nahihingal, at ang aking pong mga paa ay masasakit, wala na rin po yun. Pagkatapos po nun, dati po kasi yung isa pa pong karamdaman ko, yung pag itinataas ko ang kamay ko, ay ang aking mga damit para maglinis. Kailangan ko po ng isang katulong para pagtaas po ng aking mga kamay, kailangan may tatas din ang aking damit.
kasi po hindi ko po kayang itaas ang kamay ko na ibalik agad. So ngayon po kahit maganyan-ganyan po ako, okay na po ako, nakapagsumba na rin po ako. Hindi na po katulad nun pag nagsusumba yung mga paa ko parang tumitigil. Kasi po, pag inuunat po ang paa ng diabetes, meron pong tumataas po yung mga ano niya rito, parang may, pag nangangawit po na sobra-sobra po na hindi maibalik, na sumasakit po talaga, alas ikaw matay mo, pag italas mo yung ako yun. Pero ngayon, nung lahat ng naramdaman ko na yan, nawala po at meron din po akong anak na may bukol po siya rito, ang sabi po ng doktor for biopsy. Sabi ko, anak, try mo lang itong iguin po. Hindi naman masamang mag-try tayo eh. Kasi, malay mo lang, di ba? Kung ako nga gumaling, ikaw pa kaya? Sabi ko ganun. Ma'am, may iniinom akong gamot. Try mo, inumin mo rin ito. Sabi ko ganun. Sabi daw ng doktor, dahil po nung mga July po yun eh, babiopsy na siya. Itong year na rin po ito. Nung uminom na po siya, bumalik po siya sa akin. Sabi ng doktor, wala na daw po. Wala na daw po yung matigas na yun. At walang-wala na daw po, magaling na daw po. Hindi na rin siya ibabay. Kaya sana, sa akin po, dahil lakob po naman, dahil isa po kong type 2 diabetes, nakakatulong po. Hindi ko naman hindi sabihin na, basically, hindi ko naman sinabi, alisin natin yung gamot natin. Ipagpatuloy yung gamot niyo. At puminong kayo ng kalipsi dahil tulong po, dahil may vitamins po yun. Hindi pa tama naman po ako, vitamins. Hindi ko naman sinabi, huwag nyo nang inumin yun. Pero ako po nagbabawas ng gamot. Pag bumababa po kasi ang sugar ko eh, katulad po dati, kahit po nag-insulin ako sa gabi, sa umaga nag-to 200 ako, 300. Eh, hindi po bumababa talaga ng 80. Nung uminom nga ako ng kalipsi, napapansin ko, parang nanginginig ako. Nung pag nagtitingin ako, nang check po ako ng sugar ko, nag-83, 81, nag-normalize siya. Pag after 2 hours siguro sa kinakain ko lang, nag-abot naman ng 200, mga panghapon na yon. Pero every morning talaga, 80 lang ako, which hindi ko nare-reach yun. Na pagpunta ako dyan sa magpakuha ko, alam niyo po ba na 230, 300, parang ano ba yan? Eh, kasi po masama po yun eh, pag parating gano'n maapektuhan yung kidney ko, umiiyak na po ko. Malaking pasasalamat po talaga sa dyan sa kribsi natin dahil 80, hindi ko na-reach yun. How many years ago, hindi ko ma-reach everyday gano'n. 15 years na akong diabetes. So, ito pong year na lang ito na umaabot ako since nung itong May, lagi kong nakukuha yung pinakamataas ko sa umaga, nakukuha ko 110. Pero laging 80, kaya 83, 87, 81, ganyan po. Kaya maraming po salamat sa inyo sa paggumawa ng kripsi na yan na makatulong po sa mga taong katulad kong mahirap na pwedeng bumili. Isa-isa lang, hindi po kailangan bumili ka ng 100 pieces, 100 capsule para mainom mo, matry mo. Pwede nyo pong inumin ng isang araw, 16, pumunta kayo ng Mercury. Kung gusto nyo ulit, bumili kayo. Ngayon kung matry nyo na lang, mas dami. Maraming pong salamat. At narito pa po ang mga additional numbers para sa inyong mga katanungan tungkol sa Krebsy. Kung kayo ay Smart, Sun, or Talk and Text subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0950-808-8885. Again, ang hotline number para sa mga Smart, Sun, and Talk and Text subscribers, 0950-808-8885. Kung kayo naman po ay Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa hotline number na 0915-238-8833. Again, para naman po sa Globe or Touch Mobile subscribers, pwede kayong tumawag or mag-text sa 0915-238-8833. Bangga, Ruth Abao. Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Alright, balik na po tayo mga tema, mga kuya, mga mister, mga misis, mga best, yung mga best!
Hindi pa po natin tatapusin itong pag-discuss natin, Miss Ruthie. Itatalo ko yung mga text messages at saka yung iba nating mga advice, yung ibang mga opinion ng mga listeners natin kung bakit nangangaliwa ang lalaki, ay itatago ko po at i-discuss ko yan tomorrow. So samahan po ninyo ako muli sa pagtalakay natin ng question ni Miss Ruthie sa kung bakit ang lalaki ay nangangaliwa. Ipagpapatuloy po natin yan tomorrow. In the meantime, kung hindi po ninyo nakuha yung mga hotline numbers ng Prebsi, pwede po din po kayong mag-text sa akin para i-forward ko po sa inyo ang hotline number ng Prebsi. Ang hotline number ko po ay 0916-1608-168. Again, ang hotline number ko po ay 0916-1608-168. Ang isa pang paraan kung paano po ninyo ako makokontak ay sa pamamagitan ng aking pangga Ruth Abel Facebook page. Kung meron kayong tanong tungkol sa privacy, meron po kayong mga payo na gusto nyo humingi para sa inyong mga problema na may kaugnayan sa sex, gusto nyo magpa-discuss ng topics na may kaugnayan sa sex, pwede din po kayong makipag-ugnayan sa aking pangga Ruth Abel Facebook page. Please like that page, tapos pwede na po kayong mag-iwan ng inyong mga mensahe. Anong oras po ngayon? Anong istasyon kayo nakikinig? Samahan po muli ninyo ako bukas sa pagsasayang papawid na naman ng programang Pangga Ruth Abel Live, ang natatanging programa na tumatalakay sa sex education. So dito tayo sa DWIZ 882 Manila at DWIZ Dagupan, Pangasinan. Mapapakinggan ang programa ko bukas alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Maraming salamat sa mga tumulong sa ating magkaroon ng programang ngayong kay Engineer Fred Velamala, sa ating mga CA at sa ating social media department. Susunod na po ang programa ng News Director ng DWIZ, si Ms. Judith Estrada Larino, sa Dear Ate Juday. Mga te, mga kuya, mga mister, mga miss, mga best, yung mga best! Magandang gabi po sa ating lahat. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abel sa Pangga Ruth Abel Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ 882.